Hello, hello at isa pang hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video, ang i-share ko po sa inyo ay ang mga rason para makapagpa-expedite sa National Visa Center or NVC at kung papaano po makapagpa-expedite sa NVC. But before anything else po pala, mga hindi pa po parte ng aming YouTube family or ng hashtag Team Taylor Fam, sana po ay maging parte na kayo ng aming YouTube family sa pamamagitan ng pag-press ng subscribe button pati na rin ang bell button para maging updated kayo sa mga ganap dito sa aming channel. So without further ado, let's get started! Yung first part po, punta po muna tayo sa mga reasons para makapagpa-expedite sa National Visa Center. So ito pong mga reasons, sasabihin ko po sa inyo ay na-research ko lang po sa internet na kinompile ko and gumawa po ako ng notes para sa video natin for today. And then, sabi po sa internet, ito yung mga possible reasons para makapagpa-expedite sa National Visa Center. Pero, nasa discretion pa rin po or tanging sa National Visa Center pa rin nakadepende kung i-approve po ang inyong expedite request or hindi. So, yung first reason daw po para makapagpa-expedite sa National Visa Center ay yung regarding po sa kalusugan ng inyong petitioner na, for example po, tipong malala po yung sakit ni petitioner ninyo tapos kailangan nyo na po kaagad makalipad sa US para alagaan po ang inyong petitioner ay pwede po kayong magpa-expedite sa National Visa Center. Pero inuulit ko po, depende pa rin po sa National Visa Center kasi case-to-case basis kung i-approve po ang inyong expedite request. Yung isa po sa mga reasons para makapagpa-expedite na na-research ko sa internet para makapagpa-expedite sa National Visa Center ay yung pregnancy ni beneficiary. Pero yun nga po, nakadepende pa rin talaga sa National Visa Center at case-to-case basis kung i-approve po ang inyong expedite request. Pagkatapos po, ang isa pa po sa mga dahilan na kung saan ay pwede po kayong makapagpa-expedite sa National Visa Center ay kung anak po kayo ng beneficiary ng IR2 or CR2 application na magte-21 years old na po kayo. And then, yung isa naman po na reason ay kung kayo po ay anak ng beneficiary ng IR2 or CR2 application, pagkatapos po yung schooling ninyo sa US ay mag-uumpisa na. So, pwede po kayong magpa-expedite sa NVC. And then, other reasons based on hardship, nakalagay po dun sa na-research ko, pero hindi inelaborate kung ano pa yung mga reasons. Basta ang sabi lang ay other reasons based on hardship. Yun nga po. So, yun po yung ilan sa mga na-research ko na kung saan ay pwede daw po kayong makapagpa-expedite sa National Visa Center. Pero uulit-ulitin ko po na nakadepende lang talaga sa National Visa Center kung i-approve or i-deny ang inyong application kasi case-to-case basis po yan. Tapos, sa next part naman po ng ating video ay paano po magpa-expedite. So, punta po kayo sa website or sa email na nvcexpedite@state.gov. Tapos, mag-email kayo doon. So, una, sa subject part ng inyong email ay ilagay nyo po ang inyong NVC case number. Tapos, ilagay nyo rin po ang request for expedite. Yan. Tapos, kapag po mag-type na po kayo ng inyong email, ilagay nyo po ang full name and date of birth ni beneficiary. Tapos, dalawang telephone number para kontakin si beneficiary. And then, full name ni petitioner at kanyang date of birth. Tapos, i-summarize nyo po yung reasons ninyo para sa pagpapa-expedite nyo po sa NVC. And mag-provide po kayo or mag-attach kayo ng documents sa email as proof na kailangan ninyong pa-expedite. So, yun lamang po yung ating video for today yung regarding sa kung ano-ano yung mga dahilan para makapagpa-expedite at kung papaano makapagpa-expedite. Pasensya na po, wala kaming content itong mga nakaraang araw kasi sobrang busy talaga kami sa work. Tapos, nag-check ako ng US Embassy updates. Wala pa rin po silang update sa kanilang website. And then, wala pa rin kaming ganap ng asawa ko, so bahay office lang kami. Siguro kung magkakaroon kami
ng video together dito sa aming YouTube channel ay sa July, pagpunta namin sa orchard para pamitas ng apples. Tama ba? Sa July ata or August. Ayun. Pero so far ngayon po, ano, bahay office lang kami. And kung meron tayong US Embassy updates, ay i-upload natin dito sa aming YouTube channel. Tapos about US paperwork, US immigration paperwork, try ko pa pong mag-research. Tapos i-upload ko rin po dito sa ating YouTube channel. So that's all for now po guys. Thank you very much for watching. Have a great day and see you again on our next vlog. Bye for now.